sustain 6 points eh. Ako na, battery, fluid, brake pad, power tube, throttle, clutch cable, front and rear brake, tire pressure, coolant, lightning operation, idle speed, drive chain. Yun yung 10 points na iti-check natin sa during PMS. Yun, ayos. Hindi lang, makakarating ko lang eh. Oh, saan nakita? Nakita ka rin sa okay, so, hey, what's up mga Repa peeps? Nandito na tayo sa Rev Zone. And then, yes, this is the first PMS of our MT-07. And kakarating lang natin. And then, pagdating natin, may isa rin tayong Repa peeps na dumating ngayon. So, and then, kumuha siya ng ating long sleeves, ng RC long sleeves. So, ito siya, papakilala ko muna sa inyo. Hi, I'm Aris Roman from Pamilya, Lekong. So, this is your RC long sleeves. Ayan, may kasama mga stickers dyan. Shoutout ko muna yung mga tropa ko. Kasama ko makapunta right. Si Bro Owens ng RLS Motoshop, saka si Bro Ernesto. Shoutout ko yung asawa ko, nasa Riyadh. Ayan, so thank you for coming ha. So, ayan na, Rev Papips, yung ating MT-07. Nasa lifter na siya. Para sa first PMS niya. So, mamaya, tatanungin natin si Sir Antonio kung ano yung mga gagawin sa motor natin. Hey, what's up, Repo Peeps? So, habang pinapalamig yung motor natin doon, well, syempre, chill-chill muna kami dito, kape-kape. So, ano yung motor natin? Maya-maya, pasok tayo doon. MT-07 para sa kanyang first PMS and ngayon bibigyan na tayo ng some details kung ano yung gagawin niya sa motor natin ngayon. Well guys, morning! Ito po yung unang schedule ng PMS natin ng MT-07. Ang first gagawin natin is konting linis lang muna para matanggal yung mga likabo para iwas tayo na malagay sa loob ng engine. Linis-linis muna tayo. Saka tayo mag-umpisa kung anong unang tatanggalin natin. Guys, wala natanggalin natin is drain plug bolt. Ito yung drain plug bolt ng engine. Ang sukat nito is 17mm. Kaya gagamit tayo ng tools na 17mm back plates. Ang alawang tatanggalin natin is yung oil filter. Ah, so ganyan yung pangtanggal ng oil filter, yes, no? May sarili oil filter range talaga para iwas na UV or sobrang higpit ng oil filter. Kasi may tamang torque to. Pagbalik natin, gagamitan natin ng torque wrench. Pati rin yung drain plug. Para mas easy tanggalin, mas maganda. Tinatawag itong special tools sa amin. Iwas sa ano lang, iwas sa mga damage sa motor mo. Oo. Mas maganda sa service center talaga. Service center. Oo. Kasi kami mga technician, kami ang nakakalam kung gaano kahigpit or gaano ka paano tatanggalin yung mga materials na kailangan natin tanggalin during sa PMS natin. Okay. Ayun. Sa PMS kasi natin, 10 oil plus 10 check points eh. Ako na, battery, brake fluid, brake pad, power tube, throttle, clutch cable, front and rear brake, tire pressure, coolant, lightning operation, idle speed, drive chain. Yun yung 10 points na iti-check natin sa during PMS. Yun, ayos. Punta tayo muna sa brake system. Para linis, tapos check ka muna.
far kasi bago pa kasi yung motor, air cleaner muna tayo. Pwede natin hindi tanggalin to kasi yung brake pad natin is bago pa. Our next team is tsaka muna natin tatanggalin para makita natin gano'ng kakapal yung brake pads. Tapos, punta tayo sa drive chain check. Drive chain. Ito. Itong clearance na ito, hindi na ito normal. Kailangan natin i-adjust para back to normal yung clearance niya para hindi masyadong maingay during sa rides natin. So, maganda dahil lahat sinicheck talaga. Parang check-up na ng sasakyan eh, no? Yung huling i-check natin is sa electrical system na lang. Pagkatapos ng... So, yan Sir Tonyo, kayo lang din may ganyang tools dito. Yes. Kailangan kasi nitong relaxel natin sa tamang torque. Hindi pwede natin i-over-torque, hindi rin pwedeng kulang sa torque. Kasi ang disadvantage ng kulang sa torque, aalog to, madaling madamage yung bracket mo sa axle. Tapos pag over-torque naman, yung sisirain kasi yung thread ng axle natin. Ma-over-torque siya, like for example, 120 or 130 yung torque. Pagtanggal nito, may tendency kasi yung thread nito sisirain. Minimum torque nito is 105 Newton meter only. Once na mag-adjust tayo ng chain, may naka-indicate dito na marking eh. Ilan yung guhit? Ito, tatlo yung guhit niyan. Dalawang malaki at isang maliit. Sa kabila rin, ganun rin. Kailangan natin i-level kung ilan dito, doon din sa kabila, yun din yung adjustment natin. Tapos yung clearance nito, is nasa 10 to 15 mm from the swing arm. Estimated natin to mula dito ito yung sukat yan pagunta dun. Okay, ito yung torque wrench na gagamitin natin panhigpit ng air axle. Laki niyan ah. Oh, 100 plus kasi yun eh. Oo. Pinaka maximum kasi nito na torque is 200 nm. Okay. Ayan. Kahit na. Oo. 105, ito yung 110. Sa gitna ng 100 saka 110, ito 5. Kaya 105. Magaling kasi special talaga yung mga tools na ginagamit para sa mga big bikes. Yes, mas maganda. Para. Wow. Okay, tapos na yung chain adjustment natin. Para ito rin, kailangan talagang mahigpit to sa chain adjuster natin. Kadalasan, during sa mga vibration, pag takbo mo, maluluwag to eh. Either matanggal, tapos ito, sasabit dito, or sa chain. Sa safety precaution natin, kailangan i-recheck natin lahat ng nut or bolt na niluwagan or hinigpitan natin. Ito yung bagong filter natin. Genuine parts ng Yamaha for big bike na oil filter. Okay. Ang purpose ng oil filter is dito sinasala lahat ng galing sa oil pan papuntang cylinder head. Dadaan dito para pagdating sa cylinder head ng motor natin, malinis na malinis yung oil. Yung iba kasi may mga konting mga dumi, dito niya sinasala. Hindi pupunta sa cylinder head. Kaya ito yung purpose ng oil filter. Tsaka isa rin to,
purpose, number two purpose ng oil filter, ito rin yung kasama sa oil pump na magpapalakas papunta sa ibabaw. Kaya much better, every change oil, replace tayo ng oil filter. Ang torque natin yan is 17 Newton meter. May naka-settings talaga na ano, no? Hindi masyadong malaki yung torque kasi maiksi lang yung trade. Tapos hindi naman kailangan ipitan na masyado yung oil filter. Okay, asa? Itong drain plug bolt natin. Yung kinakabitan nito, ito yung tinatawag na oil pan. Dito lahat nakatambay yung oil. Tapos may oil sensor doon sa ilalim na naka-indicate sa ibabaw kung tama or kulang sa oil yung nandito sa ilalim. Ang torque naman yan is 42 Newton meter. Ito rin, hindi kailangan ma-overtorque. Ito yung post na tinatawag nila na malo straight yun sa ilalim. Kasi ito metal, ito alloy din. Kaya pag during na sobrang init na yung engine mo, tapos na-overtorque to, pagtanggal mo, sasabay yung buong thread sa ilalim. Palit ka ng oil crankcase kung madamage yung thread natin. Magkano abutin yun? Mga estimated ko lang nasa 15 to 18K. Wow! Price nito. Grabe. Kaya dapat ingatan, no? Oo. Yung oil capacity natin is 2,300 ml yung minimum capacity ng oil natin. Pero pag nagpalit tayo ng filter, plus 300 ml or 300 centimeter cubic yung ilalagay natin. Kasi kung 2.3 lang yung ilalagay natin, may tendency mag-indicate si oil level sensor. Okay. Kulang yung oil level natin. Kaya tatlo yung ginamit nating oil na dito. Ginagamit nating oil is premium oil or 100% fully synthetic galing Japan. Provide for sa Yamaha Philippines or at saka sa Yamaha Japan. Ilang nag-provide dito. Intended for mga big bike natin sa Yamaha. Guys. Ayun, last 600 million. Sakto, no? Dapat sakto lang, no? Tapos na tayo sa change oil at saka chain adjustment saka brake system. Punta lang tayo sa engine ng check cover. Punta tayo sa mga electrical components sa checking natin kasama sa 10 check points. Una doon tayo sa signal light. Left, tapos right, tapos sa hazard, tapos sa brake light, tapos sa rear. So far, walang problema sa electrical natin. Punta tayo sa clutch cable. Punta tayo sa idle tsaka starter system natin. Start ko sira. Ito yung idle speed natin. Nasa 1.8, 1.7 ngayon. Minimum idle lang motor natin. Kasi for example, lalagpas ng 2 or more than 2, hindi normal yung idle natin. Yung normal kasi, plus minus kasi, 1.5 plus minus 2. Pwede mo bawasan, pwede rin. Hindi plus. Kaya standard ng, lalo na kung 2 cylinder to, nasa 1.7 or 1.8. Tapos, isa rin ng purpose na medyo mataas na kaunti yung idle niya, during sa lubrication oil natin. Mabilis yung lubrication, mas maganda yung performance ng motor, tapos medyo iwas na madaling uminit yung makina. Okay. Dami natin natutunan. Sa horn.
pupunta naman tayo sa YDT3. Ano yun? Yung YDT3, Yamaha Diagnostic Tool 3. Oh. Baga, ang tools na gagamitin natin is laptop. Laptop na. Ito yung YDT3 coupler ng motor. Tapos ito yung YDT coupler papunta sa laptop natin. Punta tayo sa select function. Dito muna tayo sa diagnosis of malfunction. Dito makikita natin kung ano yung nadidetect ni ECU sa unit mo or ano yung namali na operation mo. Ayan, engine stall. Isa lang yung lumabas, engine stall. It means, palagi mong ginagamit is yung stop switch. During sa paghinto mo, kung gusto mo na i-part, mas maganda una si main switch bago si sub switch. Yung kinat off mo, hindi yung buong unit. Kinat off mo muna yung sub switch, yung tawag kasi yan. Or secondary switch. Yun yung primary switch natin yung ignition. Kasi kung ignition yung i-cut off mo, buong system yung na-cut off eh. Kaya pati si ECU, walang madidetect si ECU. Kasi yung stop switch lang yung gagamitin, madidetect si ECU. Naka-on pa kami, hindi pa kami naka-off. Kaya i-install yung didetect niya. Okay. Ang gagawin natin para malinis to, erase natin. Erase, no? Erase natin. Erase the malfunction history. Pero normal lang naman yung ganun. Normal, walang problema yan. Sir. Basta si ECU kasi, sobrang sensitive eh. Kung ano yung maramdaman niya na medyo mali sa unit mo, automatic magsisave siya. Kaya pag, ano natin, pag check natin sa YDT3, yun, ilalabas niya. Ito yung nabasa ko sa, ano, sa unit niya. Ah, okay. Aba, like for example, pag natumba ka, diba, minsan mag-check engine, minsan hindi. Ang i-detect ni ECU nun is yung lean angle sensor na rin. Oh, okay. Kaya kung sobrang tumba, lalo na kung pag naka-start, natumba, automatic mag-check engine yung panel natin. Automatic si lean angle sensor. Pero pag, for example, naka-side stand na, naka-stop na, natumba yan, mag-detect pa rin si ECU. Kasi pag on mo, automatic ma-receive ni ECU na matumba si lean angle. Kumbaga, nagkamali ng konti sa angle si lean angle, yun, i-detect niya. Kaya yung iba, pag nagpalit ng muffler, yung oxygen sensor. Okay, so question about sa muffler pala kasi bala ko palitan. Ano yung mga pwedeng may bad, ano ba yun, may bad effect ba yun sa motor? Ah, wala naman, sir. Ah, wala? Wala namang negative na ano sa muffler. Yung ano lang natin, is yung fuel consumption, yung iba sa standard. Mas lalakas siya. Bakit? Tapos sa hatak ng ano, sa hatak ng bike mo, medyo madadagdagan ng konti. Ah, okay. So, yung tinatawag na improvised muffler kasi, tinatawag na open pipe muffler. Kasi from cylinder head, exhaust, kapunta ng pag-exit. Kapag wala lang nadaanan iba eh, didiretso din. Kaya kasama yung mga unborn gas, ilalabas niya. Kasi sa stock natin kasi, kaya may tinatawag na exhaust catalyzer. Yung purpose ng catalyzer kasi, is yun sa emission. Ay yung trabaho kasi ng catalyzer, yung unborn gas niya, hanggang doon lang isasabit. Kumbaga, doon niya i-standby, ibalik niya papuntang chamber niya. Okay. Kaya yung fuel consumption mo, instead na sa regular niya, pag naka-open pipe or naka-muffler ka na, iba yung, iba yung rate niya. Pero mas dadagdag yung power niya naman. Yung sa power naman, mag-base tayo sa power, dadagdagan talaga yun. Oh, okay. Power lang pag naka-muffler. Oh, okay. Yun lang yung advantage, saka disadvantage na naka-muffler. Oh, at least we know. Okay. Dynamic inspection tayo. Hindi natin gagamitin to kasi wala naman sira yung motor, saka ito active. Kaya wala tayong pinapalitan sa makina. Saka sa logging, hindi tayo nagpalit ng throttle body, yung monitoring rin. Ito sa mga maintenance record natin. Pati sa CO,
Ito CO, kaya pwede rin natin ma-adjust to. During, kadalasan nang mag-adjust kasi nito, pag isalang mo sa racing yung motor. Ah, okay. Ito yung pinaka, ano, kumbaga, critical na motor. Kadalasan mag-adjust na nito, TR1, TR6, pag naka-racing muffler, kailangan talaga i-adjust pa. Saka itong ECU reprogram, kasama yung dalawa nito. Ito lang kadalasan yung ini-inspect natin. Dito natin makikita yung mga function ng FI component tsaka bolts, mga voltage ng sensor. Yan. Yan, no? From battery. Ito yung battery. Ito yung pinaka minimum 12 volts. Ito yung pinaka maximum natin. Pag lalagpas ng 15 to 16 yan, it means sira yung charging system natin. Pag bababa naman ng 12, bababa ng 12 bigla, bago yung battery mo, tapos bumaba ng 12. Dalawa yung option, sira yung battery or sira yung charging system din. Yan. Tapos ito yung naka-indicate na, natin sa battery ngayon, 13.0 volts. Ito yung atmospheric pressure ng sensor. Yan, ito yung minimum, tapos maximum. Kilopascal sa yung nakatatak na. Tapos, throttle position sensor. Ito yung pinaka minimum at maximum. Tapos, yung average natin is 0.68 volts. Yun yung ginagamit na this time sa motor. Nilabas na lang ano natin. Sa simple inspection natin, ito normal. Normal. Okay. It means pasok lahat yung average ng na reading natin. Okay. In good health. Save natin na dyan. Okay. Para pwede rin yung pagbasihan natin to next PMS natin sir. Ah, ganun. Malaman natin yung battery natin sa charging system kung bababa ba or naka-maintain lang. Nice. Galing. Oo, dahil pang next time. Sir, nilagay ko na yung record natin na nag-PMS tayo ngayon. Ito yung mileage, tapos date, tapos ito yung next PMS natin. 6,000. Plus 5 tayo, sir. Plus 5,000 kilometers. Okay. Okay, Sir Tonyo, thank you so much for the service with my MT-07. Kita-kits ulit kailan? Next PMS natin, plus 5,000 kilometers. Almost 2 months siguro. Depende. Sige, kita-kits tayo. Thank you. Mga Repo Peeps, tapos na yung motor natin na i-service. So, ngayon, so I'm so grateful din na may natutunan tayo sa pag-service ng motor natin. And it's very worth it. So, yung binayaran natin for our first PMS is 3,690. It's very worth it kasi lahat ng mga kailangan i-check sa motor na check nila for safety purposes and syempre for good health ng motor natin. So once again, mga Repo Peeps, thank you for watching and don't forget to like and subscribe.